umiiyak ang China sa balitang ito. Pinagtatawanan kasi sa social media ang China Coast Guard. Bakit? Sa litratong kuhang malapitan, butas at bahagyang nawasak ang barko ng China Coast Guard. Literal na made in China ang barko nyo. Niwala man lang katibay-tibay. Samantalang ang barko ng Philippine Coast Guard na nagmula sa Japan, hindi man lang masira-sira kahit ilang beses pang pagbabanggain ng China Coast Guard. Di lang yan ang pinoproblema ng China, kundi muli na namang binigyan diin ni US President Joe Biden ang commitment nitong ipaglaban ng Pilipinas pag nagkagyera sa West Philippine Sea. So papaano na China? Bye-bye na ba West Philippine Sea? At tanggapin nyo nang kahit kailan ay hindi mapapa sa inyo ang aming teritoryo. Pero kung ipipilit ng China ang nakawin to, gyera ang pinakasolusyon nyong mga Chinese. Pero lalaban ba kayo? O nabahag na ang mga buntot nyo? And I want to be clear. The United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our mutual defense treaty. May mas malaki pang pro-problemahin ang China. Kinakabahan sa balitang magpapasok ng ballistic missile ang US sa kalyado nitong bansa, tulad ng Pilipinas at Japan. Dito muling nagkikiusap ang China at nagmamakaawa, itigil na daw ang paghahamon ng gyera sa West Philippine Sea. Bakit China? Sobrang kinikilabutan na ba kayo?承诺不对无核武器国家和无核武器区使用核武器，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，不参加任何形式的军备竞赛。任何国家只要不对中国使用核武器，就不应该感到中国核武器的威胁。美国拥有世界最大、最先进的核武库，为别国量身定制核威慑，投入巨资升级三位一体核力量。 在军控领域大肆毁约退群，强化北约核联盟，扩大与盟国的先进军事技术合作。日本作为核爆受害者，非但不要求美国核裁军，反而倚仗美国的核保护伞，发展先进导弹攻防能力，配合美战略力量前沿部署。美日相关消极举动破坏了全球和地区的战略平衡与稳定，阻碍了国际军控裁军进程。 扰乱了地区和平与安宁，国际社会有理由对此感到严重关切。正人者必先正己，美日应当反躬自省，端正态度，停止破坏国际核裁军与核不扩散体系，切实降低核武器在国家和集体安全政策中的作用，给国际社会一个负责任的交代。 Sobrang kaawa-awa talaga ang mga Chinese. Kinakarma na kayo dahil luhaw kayo sa kapangyarihang mamuno. Dapat lang sa inyong karmahin talaga.